Umabot sa 97% ang mga nagpa-consolidate na jeepney driver at operator sa Calabarzon ayon sa LTFRB 4A. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Halos 4 na taon na bilang modernized e-jeepney driver ang 60-anyos na si Mang Sammy. Taong 2019 nang lumipat siya sa pagmamaneho ng modernized e-jeepney mula sa tradisyonal na jeep. Menos pagod daw at may mga natatanggap siyang benepisyo. Dito merong is-is, may pag-ibig, may PhilHealth. Yun, at saka mas siyempre gusto mo makikita kung anong kaibahan ng modernization at saka yung mga ibang traditional na mga sasakyan. May commission pag lumagpas sa quota. Mas okay that wala ka nang alalahanin na boundary. Kasi pag yung boundary kasi, iisipin mo na lumagpas ka doon sa boundary. Para kumita dito. Siguradong may kita ka na, may isa kayo alam. Ang mga driver ng modernized jeep, sigurado raw ang kita dahil bukod sa sinisingil nilang pasahe sa mga pasahero, binabayaran pa ng gobyerno ang mga tsuper at kooperatiba sa kanilang serbisyo. Nakapaloob yan sa Net Service Contracting Program ng DOTR na nagsimula noong 2020 para sa mga modernized transport groups. Namomonitor ito dahil meron silang mga tinatawag na GPS. Namomonitor yung movement ng vehicle from the origin to their destination and back. So may corresponding na bayad din ng gobyerno na binibigay sa kanila. Yun yung tinatawag na Net Service Contracting Program. Depende sa dami ng naisasakay nila, ay binabayaran din ng gobyerno yung kooperatiba o yung transport provider ng kaukulang bayad doon sa naibiyahe nila. Malaking bagay daw ito para sa kooperatibang pinasisimunuan ni Peter. Peace yung makukuha mo. Kaya malaking bagay yun na itutulong sa service contracting. Lahat ng bilihin natin talaga nagtaas, ang kita nyo naman. Isang malaking bagay ang itinulong ngayon para sa mga operator at driver. Ang dating multi-cab driver na si John Glenn, nahikayat din na magmiyembro sa isang kooperatiba para makapagmaneho ng modernized jeep. Yung buong modern jeep po natin ngayon, mas magandang imaneho kasi maliwalas, tapos hindi siya mabanas, hindi masikip. Mas maganda kayo ng disiplina kasi meron niyo yung point na kung saan ka magsasakay, kung saan ka magbababa, alam mo. Sina Mang Sammy at John Glenn, mga tsuper na umaasang uunlad at maiaahon ang pamilya sa kanilang paglipat sa pagmamaneho sa modernized e-jeep. Pero may pangilan-ngilan pa rin mga tsuper na umaayaw sa pagsali sa mga kooperatiba dahil ayaw daw nilang mawala ng sariling prangkisa. Ang ilang nakausap ng news team, tumanggi ng magbigay ng pahayag sa harap ng kamera. Ayon sa LTFRB 4A, wala pa silang mailabas ngayong araw na pinal na datos. Patuloy din daw nakabantay ang kanilang monitoring team, katuwang ang LTO, sa mga posibleng magsasagawa pa rin ng tigil pasada at mga babiyaheng traditional jeep na hindi consolidated. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante. Balitang Southern Tagalog.